pangarap. San man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito doon po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpha, at syempre po isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Hello po. At syempre batiin muna natin ang ating mga kaibigan dito po sa DWWB. Armed Forces Radio, ating pong technical side, hello po sa inyo. Thank you po sa inyong support. At syempre po ang ating boss doon, ayan, ating mga boss, si Sir Pancito, hello po sir. At sa lahat-lahat po ng ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo, hello po sa inyong lahat. Syempre po ang bantay at kasangga ng OFW International. Sa panguna po ng ating founder, na walang iba kundi si Albert Lawin Guanson. Siya po yung ating founder. Marami po tayong chapter, no? Kaya lang, hindi na po natin sila iisa-isahin kasi po napakarami po nila. Congratulations po. At syempre, meron naman tayong bagong chapter. Ito po ang Bantay at Kasangga America. Ayan. BK goes to America. Congratulations po sa ating lahat. Okay. Ngayon po ay napakaganda na ating tatalakayin. Sabi nga, araw ng mga puso, malayo pa, no? February pa to. Pero ang ating tatalakayin ay tungkol sa puso. Naku, ayan, ha? Pag puso pinag-uusapan, eh. Maraming tumitibok ang puso. Okay, siyempre po, ito yung mga tinatawag natin na mga silent heroes. Sila po ay kumikilos nang hindi po natin nalalaman. Napakarami mong kabayanihan ang kanilang mga ginagawa, pero hindi po binobroadcast. Ngayon po eh, kailangan po iparating natin sa ating mga kabayan, ito pong ating mga bayani. Bayani po sila dahil sila po talaga ang nag-aalaga ng puso. At itong mga pusong ito, ito po yung mga puso ng mga bata na hindi pinalad, pinanganak na mayroong problema sa kanilang puso. Kaya ngayon, ating pong guest, walang iba kundi ang president ng Heart Warrior. Ayan, Heart Warrior. Pangalan pa lang, talagang lumalaban. Pakilala na po natin si Miss Ruby Lorenzo Maha. Palakpakan natin siya. Ayan. Ay, Miss Ruby! So glad nakasama kita. Yes, sa wakas, maganda na yung ating signal ngayon. Actually, magandang buhay at masayang puso po sa lahat. Ayan, thank you so much sa pagkakataon. Ayan, binabati ko po ang lahat ng mga followers ng DWDD at si Sir, si Ma'am Terry po. Thank you sa pagkakataon at sa founder at sa lahat po na kami po ay inyong nabigyan ng pagkakataon na lalo po namin maibahagi sa buong mundo kung ano po ang aming ginagawa bilang voluntaryong namumuno sa Heart Warrior of the Philippines Inc. Ayan, binabati ko po yung aming founder, si Mr. Hiner Cabrera, na siya po ang nagtatag ng Grupo 4, 12 years na po in service. Ayan, sana kasama natin siya, eh, no? Opo, kayang may emergency. Ayan. Okay, anyway, kasi si Miss Ruby ay ilang beses na rin natin naging guest dito sa ating program. Yung mga nakaraan, medyo mapait yung internet, kaya medyo magulo. Pero ngayon mukhang makikisama ang ating pong internet connection. So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano itong Heart Warrior Philippines, alamin natin kay Miss Ruby, ano ba itong organisasyon na to o samahan na ito at kailan ito nagsimula? Yung aming organization ay actually, ito ay isang pagpapasalamat din ng aming founder na ang anak niya po
ay naoperahan sa puso, kaya po siya nagtatag ng isang samahan na kung saan ay ito ay isang support group ng mga pamilyang with congenital heart disease and rheumatic heart disease nationwide. Ito ay nangangalang Heart Warriors of the Philippines Inc. ay isang non-government organization and non-profit organization na kami po ay nagsiservisyong voluntaryo. Ganon din po, lahat po kaming namumuno katulad niyo po. Marami din pong area po kami, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat po ay voluntaryo. Ganon din sa aming mga coordinators per area, kaya saludo po. At sana po ay pagpatuloy natin ang pagtulong ng pag-volunteer kasi po ito ay katumbas ang buhay ng isang batang may sakit sa puso, kumbaga. Yes. Masayang nakakadugtong ng buhay. Yes, kaya gusto ko makasama tong si Sis Ruby. Talagang kasi nandun yung sinasabi na voluntary na pagtulong. Hindi humingi ng kapalit, dinagar ng kapalit. Pero talagang siguro kung meron tayong chance ulit na may makapanayam na isa sa mga naging pasyente niya, para mapakinggan din natin kung ano yung mga experience nila dito sa Heart Warrior. Okay. So, nabanggit mo kanina si Ruby na si Founder, kaya siya nagtayo nito dahil yung kanyang anak Kamo may problem din sa puso. Ganun ba? Yes po, ate. Tama po kayo. So, doon nagsimula yan. So, itong anak ni Founder, ilang taon na siya? 12 years na po. 12 years old na rin years po. Old. So, ipinanganak siya na may problem sa heart. Ganun ba? Opo. Opo. Okay. So that time siya lang ba mismo ang ibig sabihin? Siya lang ba yung nag-i-struggle nung time na yun? Wala pang mga kung ano organization na tumutulong na katulad sa inyo? Yes, nung time na yun, wala pang support group about congenital heart disease. Yun nga po dahil sa journey ni Sir Jen na naranasan niya bilang magulang kung kaano kahirap yung mag-seek ka ng funds para dun sa anak mo. Lahat yes. ng proseso na ang hirap. Kaya naisip niya na dahil na-save yung buhay ng anak niya, what if in return ay siya naman yung magbigay ng information, dissemination sa ibang mga magulang. Ayun, dahil sa kanya pong naranasan, sabi niya, ika niya siguro kung hindi siya magtatatag ng isang grupong ganito, paano na lang yung talagang mga walang-wala talaga, no, nakakayahan, magtitiis na lang sila, di ba? So ito naman, okay. Sister Ruby, paano ka naman na-involve dito? Paano ba nagsimula? Year 2017, ayan. Dumaan sa point na yung aking anak ay parang na-evaluate ng doktor, dumaan na rin sa proseso pero hindi na operable. Ayan, nagkaroon siya ng mga medical needs na medyo hindi na carry dun sa kita namin mag-asawa. So nag-search ako ng isang foundation or organization na kung saan pwede ako makalapit ng tulong. Then upon searching, ayan nga po, sa Facebook, malaking tulong po talaga ang social media. Naglumabas po sa search ko yung Heart Warrior of the Philippines. Then someone messaged me na ganito, they helping me about how to sustain. Yung paano ang paraan para masustain ang pangailangan medical ng isang pasyente. Sila po nagturo sa akin kung ano pong gagawin. Mga fundraising, ganyan. Lalapit sa LGU, national government, para makatulong sa aking anak. Ayan. Kumbaga, information, yes. dissemination, medical. Ayon. So, si Sister Ruby ay nagsimula dahil sa, siya rin ay may problema tungkol sa kanyang anak, ano? Kaya, ayun ang tulong ng Facebook, nahanap niya ang Heart Warrior. So, ibig sabihin, parang inabot ko pa yata yan na si Sis Ruby, that time is parang member ka lang yata muna, ano? Yeah. At saka talagang kita ko yung struggle mo talaga na masustain yung talagang pangailangan ng anak mo. Talagang sobrang saludo tayo kay Sister Ruby at syempre yung kanyang partner. Talagang sabi nga, yung sakripisyo niya,
sa pag-aalaga ng kanyang anak. Ilang taon na ba yung ngayon si ano, yung galaga? 22 years old na po siya ngayon. Oo, oh, ito mo, 22 years old na. Nakikita ko, nagtitiktok na siya ngayon. Pareho ng kanyang mommy at saka daddy. Anyway, so, that time na ikaw ay nakapasok na sa Heart Warrior, paanong nagsimula yung servisyo mo? Kasi parang nakita ko, full support ka na dun sa grupo na yun eh. Dahil one time, naku-coverage din natin sila eh. Opo. Dahil nga po, same ng journey, naiintindihan ko po ang mga damdamin ng bawat magulang with congenital heart disease. Siyempre po, bilang namumuno, wala kaming ginawa kundi mag-isip ng paraan paano kami makakatulong dahil wala naman po kaming sapat na funds. Kaya ang ginagawa po namin as our NGO wealth, kumbaga yaman, ay yung mga connection na aming pinagyayaman para makatulong sa pagpapaopera ng mga batang may sakit sa puso. Ibig sabihin, kami po ay nangangalampag sa mga LGU, national government, like sa ating barangay captain Elizabeth De Jesus na aming partner sa Save Heart, Save Lives. Opo. Palakpakan natin si Kapitana. Congratulations na, Kapitana Cheche. And of course, the team, mga winning team. Congrats sa inyo. Yes, go ahead. Yan, nakikipag-partner po tayo kasi malaking bagay po talaga na nakikipag-usap tayo sa mga local na local government unit at national na sila yung magsilbing tulay natin para tayo madagdagan ang serbisyo tulad dito sa Apolonio kahit ibang lugar. Yung ating LGU ay cooperative sa paghatid ng pasyente namin sa mga ospital. Yes, tulad ng ambulance, opo, yung mga nakatira sa bahay. Kaya po, malaking bagay at yaman ng organisasyon, yung connection. Yan po ang isa sa amin initiative ay yung to bridge the gap of our members to person who can contribute the cost ng surgery sa mga batang may sakit sa puso. Yes, hindi basta-basta yan, ano? Heart talaga yan. Ika nga, talagang pag makikita mo yung mga bata na talagang merong ganyang problem. Kasi that time, nakikita ko yung mga tinutulungan ni Sister Ruby. Ako yung parang hindi ko matik-natingnan talaga sila eh. Kasi yung babata pa. At yun nga, sasabi natin na talagang yung mga dinaanan, yung journey ni Miss Ruby. At ngayon nga, namunga kasi dati lang siyang member, nabot ko pa yan. Pero ngayon, siya ay president na. Tanungin nga natin, ano ba ang sikreto ng Sister Ruby? Bakit ang bilis naging president ng Heart Warrior? Ano ba yung mga naging accomplishment mo? Yes. Oo, ating line, internet, makisama ka. Organisasyon na meron kang... Yes. Siguro kailangan mo Sister Ruby na lumipat ng lugar. On behalf. Ayan. Behalf. Opo. Yan. Change, ayan. Change location. Yung may message. Ayan. Bilang ayan, presidente. Ayan. Actually. Okay. Bilang Sister Ruby, hanap ka muna ng magandang signal. Ang hirap, diba? Yeah. Kasi alam nga lawak ng inyong pamumunuan dahil nagtalaga kami ng mga... Ayun, okay na? Sister Ruby, okay, hanap ka. Hanap ka ng magandang location. Nagpo-post ka eh. Nag-chop. Ayun, ang PL. Hanapin mo. Sige, merong lugar yan. Ayan na naman natin yung ating... Oh, ayan yan. May lugar yan. Sige, may lugar na... Hindi lang tayo. Yeah, hello, okay na po ba? Mga malalaking TV station, radio station, ganyan din po. At mga ini-interview pa, mga big time, mga politics, ganyan din. Yan, medyo, sige lang. Yan, okay. Ayan. Yes. Okay na po, ate, yes. Okay na. Yes. Actually, aiming a position ay malaking
malaking responsibility dahil mayroon din kaming pasyente. So, ipinagsasabay namin sa kabila ng aming journey din. Pero dahil alam mo ang mga nararanasan ng iba, parang hindi ka napapagod, tumulong. Kaya ang accomplishment as a president ay yung nakasalba ka ng buhay dun sa bata na makikita mo ngayon ay malaki na. Yan. Actually, sa bahay, marami na po kami ditong na-assist na mga bata, ilang taon na rin kahit pandemic, tuloy-tuloy lang ang pagtulong. Ayan, kaakibat po ang aming Heartwire of the Philippines Riders Club. Ayan, sila po nagsilbing riders online namin during pandemic. Kaya partner din po, kaya bilang presidente, hindi ko naman aiming or kumbaga nakakalaki ng tenga na presidente ka, actually lalo nakakabigat. Challenge, no? Opo, mas okay pa nga na wala kang posisyon, tumulong ka na lang kaysa may posisyon. Ang dami mong kaakibat na gagawin. Kaya as president, ang akin lang na aim ay pagyamanin lang po ang aming mga connections para po magkaroon ng maraming ka-counterpart sa halaga ng operasyon ng mga bata. Alam naman natin na meron tayong OPD department na tinatawag or charity, pero nga lang sa volume ng mga pasyente at sa dami ng proseso, ay minsan po kasi talaga naaabutan ng last journey yung mga congenital heart disease na mamatay sila sa kakaantay ng pila. Kaya nga po, pinapalikom namin ng funds through guarantee letter or medical assistance for indigent patient na nanggagaling sa mga politiko para mapabili. Ganun din po sa mga individual na institution like our partner, Rotary Club. Ayan. Sila din po ay aming partner sa Save Heart, Save Lives. Nagkakaroon po kami ng mga medical mission, cardiovascular intervention mission dito sa Maynila at saka sa regional, sa mga iba-ibang lugar sa buong Pilipinas para maibsan po yung gastusin ng mga magulang. Hindi na sila po ta-travel. Kumbaga, si hospital na lang po kasi kaakibat ng mga doctors ang magta-travel to regional hospital. Yan, partner na rin po natin yung mga regional. At nagkausap tayo ng dalawang senador na mag-sponsor sa PEDYA and then adult doon sa bayarin sa regional hospital. Ayun. Congratulate natin ang mga mababait nating mga politiko at syempre yung mga private organization or individual. At balita ko may mga support ka din from OFW, right? Ayun, malaking biyaya at malaking kami. Forever grateful po kami sa mga OFW. Kasi po, ang mga coordinator namin ng area, like Tarlac, like Zamboanga, ay OFW po sila ngayon. Pero magamat, nagagawa nila yung trabaho nila as volunteer sa kanilang area. Ayan, hindi pala hadlang na malayo ka para gampanan mo yung isang volunteerism. Kaya proud ako sa aming OFW volunteer, head coordinator and assistant coordinator. Just mention mo sila para naman at least marinig nila yung kanilang pangalan. Sige, go ahead. Ayan, yung aming assistant coordinator ng Tarlac, si Teresa Butardo. Ayan, happy heart na po yung anak niya. Ayan, yung aming coordinator ng Zamboanga, Benjamin, ayan, si Annalisa Benjamin, at saka yung iba pa po na nagdo-donate sa amin. Ang dami po ng mga OFW na tumutulong din. Ayan, si Sir Lando Ernacio po. Saan ayan, silang lugar na ron? Mga OFW. Di ako nagkakamali sa Hong Kong, yung Zamboanga, si Tarlac sa Saudi or Dubai. Ayan, pauwi na po siya sa December. Ayan. Ayan, kailangan ma-spread din natin to sa ating mga
OFW, Zambantay at Kasangano OFW International. Ayan, ito na po yung isa na dapat nating supportahan itong grupo na to. At talaga kasing ako mismo witness, no, ng mga pasyente na tutulungan nila. Actually, si Sister Ruby, yung bahay niya, minsan naging para na rin bahay. Para na rin extension na heart center. talagang yung mga galing sa probinsya, pinatutuloy niya doon sa kanila. Pero tulad nga sinabi ni Sister Ruby, yung hospital na pala mismo, nagpupunta na dun sa ano, sa mga lugar, sa province. Regional. Opo. Ayun, parang di na sila magbiyahe. Okay, so tanong natin si Miss Ruby, sa mga accomplishment mo, ano yung pinaka-challenges na encounter mo? Yung pasyente ba na talagang sabi mo, very complicated ang case na para sa tingin mo, madudurog yung puso mo, di mo alam kung paano gagawin mo. Meron bang mga ganun kang na-encounter? At sino ba yun at ano na ang mga naging resulta? Actually, minsan kasi ang nilalaman ng messenger natin ay puro tulong. Minsan nakikita ko yung mga hingal, ma'am, ganito, ganito, ganito. Pagbuhay talaga kahit tulog ka, magigising ka. Yes. Nga, kailangan mo rin tulungan, hindi sa pera, kundi yung mai-assist mo man lang sa emergency room. At ma-refer mo sa cardiologist na kung saan hindi rin natutulog. Oo. Yung willing mag-reply na i-assist din yung bata. Malaking tulong na hindi naagapan ba? Kasi minsan naiisip mo, what if, kung hindi mo na-assist yun, malamang wala nang buhay. Oo. Yung ganun po. Kaya, ibang bagay talaga pag maraming connection ang isang grupo. Oo, napakaganda. Kasi diba, opo, kasi importante lang po yung tiwala ang hindi mawawala. Kasi yun lang yung aming meron kami. Ayun. Yung mapagkatiwalaan kami na hindi kami scammer kasi meron naman. Yes, correct ka dyan. Sick registered po kami at may BIR compliance po kami. Nag-re-report kami yearly. Kaya legit na legit po ang bawat tulong na inyong ibahagi ay makaasa po kayong sa pasyente po mapupunta. Yes. And of course, yung not to mention the name, na hindi ka pagkakatiwalaan ng dalawang senator kung hindi ka talaga legit na legit. Sila na yung una siyempre yung ano sa'yo. O, diba? At alam basta mo, wag lang manghingi ng kapalit. Ayun. Tama, tama. Balita ko, yung isa rin nating sikat na doctor, talaga nakasupport din sa'yo eh. Yung talagang millions of followers na siya sa YouTube, di ba? Actually, ano po yun, nagsilbing tatay nung aming founder, yes. Jen Cabrera. Mention mo na kung sino siya. Opo. Siya po ang nag-advise na magbuo si Sir Jen ng support group kasi ngayon ay, di ba, more na tayo sa social media. Hindi natin mapuntahan ang bawat sulok ng Pilipinas. Kaya through FB and Messenger, we could connect people by doing group chat, ganyan. Ma-relay mo man lang yung iyong project and initiative dun sa group chat. Kaya si Dr. Willie Ong. Yes, Dr. Willie Ong, ang ating idol. Ayan po, hello po, Doc. Congrats po sa inyo. Talagang tuloy-tuloy. Yan, siya po ang nag-introduce sa amin sa isang senador. Ayun. Kaya po napalapit. Napalapit yung heart. Hindi mo siguro pwedeng mention ang name ng senador. Baka sabihin, namumuliti ka tayo. Oo po. Thank you na lang makikita po. Makikita naman nila yan. Oo, alam niyo na po kung sino kayo. Kami po yung nagpapasalamat talaga sa mabuting puso nating politiko, no? Hindi po lahat eh. At saka salamat din po sa DWDD kasi nai-spread out yung aming group na, kumbaga, hindi mawala ng pag-asa yung magulang kasi meron silang nakakausap at nandito kami. Yes, diba? Ayan. Parang oo. Nabanggit mo ang mga magulang. So, sa mga nakikinig sa ating mga magulang, alam ko meron din sa inyo dyan na nagsisuffer dahil nakita niyo yung anak niyo na pinanganak na may problem sa heart, wag po kayo mawala ng pag-asa. Nandiyan po si Sister B, no? Parang si Mother Teresa na to. Alam niyo bakit? Minsan ko nakikita, kasi neighbor ko lang siya, nakikita ko yung tumatakbo, kala mo eh, kasali sa contest ng athletic. Yung pala meron lang siyang inahabol na
yung ambulansya na may susundo yung pasyente, aba, bilis! Talagang hindi na ako narinig nung tinatawag ko siya. At syempre, kasunod yung kanyang very supportive husband. Nakita ko magkasunod kayo, tumatakbo kayo. Opo, kasi meron tayong kapitbahay na medyo sinumpong at nagpa-rescue tayo sa ating barangay. Mabilis naman nadala natin sa Philippine Heart Center. Ngayon, stable naman na siya. Ayun, isa po yan sa mahirap kaya, gawin. So proud kami na magkaroon kami ng neighbor na katulad ni Sister Ruby. Yung mga neighbor namin, nakikita ko, ang bilis-bilis nila pong makatakbo sa hospital dahil sa kanya. Talagang okay na okay siya. Okay, at syempre po, yun nga, tinanong natin, saan ba pwedeng makontak si Sister Ruby in case may mga magulang po nakikinig ngayon na may the same problem? Yeah. Opo, mayroon po akong FB accounts. Actually, yung messenger ko ay Toxic Knife. Kumbaga, hindi ko na mababasa yung ibang messages. Nakapost naman po sa aking FB yung aking cellphone number. Ayan. At mag-send lang po kayo ng message sa aming FB account ng Heartwire of the Philippines Inc. Ayan, mag-message po kayo sa email namin. Actually, meron po kaming pamaskong handog or ang aming tema ay Pasko Sanayon. Ayan. December na po. Araw ng mga pusong pagbibigayan. Kaya saan pa po kayo? Yan, sa may mga mabubuting puso dyan. We are accepting in-kind donation. Ayan, e-message lang po kami. Mapasaya nyo po ang 500 batang may sakit sa puso. Sa ayan, di ba anniversary niya sa December 8? Anniversary ba yun? Pamaskong handog, ate. Pamaskong handog. Sige, invitahan mo na sila. At yung mga gusto pong may mga nanunod sa atin na gustong tumulong sa suporta, ayan, tamang-tama, imbitahan mo sila, Sister Ruby. Ayan, sa mga OFW po dyan, ayan, samahan niyo po kami sa pagbibigay saya ng mga batang may sakit sa puso sa araw ng Pasko. I-message nyo lang po si Ate Terry kung nais nyo po mag-donate na in-kind donation. At si Ate po ay aming iimbitahan din sa event, December 8, ayan, nandun po siya. Pwede po siya mag-distribute. Pwede po siya mag-distribute ng inyong tulong. Ayan, si Ate yes, mamimigay. Yes, connect natin kay donation. Sister Ruby. Yes. At isa din po sa nag-pledge sa amin ay yung butihing kapitan ng Masambong. Ayan, si Kapitan Alpa. Ayan, Rocky isang message Alpha, ko lang. Kapitan, opo, isang, congrats din. Isang message ko lang po ay nagpa-oo si Kap. Ayan. Kita mo ah, kakaupo lang ni Kapitan ha. Very young kapitan yan. Kung nais nyo rin po mag-donate ng cash donation, meron po kaming bank account, Heartwire of the Philippines Inc. Ayan, nakapost po yan sa aming page, pakifollow na rin. At sa lahat ng mga member namin ng Heartwire of the Philippines Inc., pakifollow nyo rin po ang DWDD FB. Ayan, isishare ko po sa page, pakilike and share. Para lalong ma-spread. Actually, si ate naging partner na rin natin. Kasi siya yung taga-pamalita sa buong mundo na meron palang support group na tumutulong. Wala kaming financial assistance to give ano. Yun nga, yung importante po yun, yung medical information dissemination. Ayan, malaking bagay po yan. Kaya saludo po sa istasyon mo ate, more power din. At salamat sa pagkakataon lagi. You are forever blessing na kami sa ay na kayo sa amin. Ayan. Kaya salamat. Ayan, sa mga nakikinig din natin mga sundalo, ayan, siguro imbitahan mo rin sila. Go ahead, nakikinig ang ayan, aming mga sa aming mga sundalo. Actually, saludo po kami sa mga sundalong nagdo-donate ng dugo. Ayan. Ayun. Ayan po na ang mga bawat dugo na inyong binabahagi ay dugtong buhay ng mga batang may sakit sa puso. Nakikita ko po yan sila sa Heart Center pumipila. Yes. Para mag-donate. Kaya saludo po sa lahat ng mga sundalo dyan na nag-share ng dugtong buhay. Ang dugo ay malaking bagay sa mga congenital heart disease. Kaya thank you po sa mga sundalo po. Ayan, mayroon pa tayong oras, ano? Pwede pa siguro si Sister Ruby na bumati sa lahat ng kanya mga kasamahan, kasi sino may gusto niyang pasalamatan. Sige, ito na yung pagkakataon. Go ahead. Ayan, una't una,
Taos pusong pasasalamat sa aming NGO sponsors and partners. Ayan, sa aming founder, Sir Henner Cabrera. Ang dami naming coordinator, hindi ko po maisa-isa. Ayan, maraming salamat po sa aming mga coordinators na aming kabalikat sa serbisyo publiko sa HART. Maraming salamat sa DWDD. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga politiko. Hindi ko po mamabanggit. Alam na po ninyo yan. Opo. Thank you so much sa pagbibigay ng medical assistance. Marami na po tayo na papa-operang bata. Halos 2,000 mahigit na po. Ayan. Grabe, dami. Pero matanong lang kita, Sis Ruby. Alimbawa, sa out 10 out of 10, ano? Out of 10 sa mga batang pasyente, ano ang ano nila po, percentage nila na mabuhay? Yung congenital heart disease po kasi merong parang complex diagnosis. Merong simple diagnosis. Usually, ang complex po ay high risk po talaga. May namamatay, ayan. Masakit man po sa magulang na mawalan ng anak, pero kasama kasi sa buhay yung nagpapa-opera ka, yung parang ang buhay ay nandoon na, mabubuhay ba siya or mawawala. Kasama na po sa mga sa amin yung itaya ang buhay ng aming mga anak. Ang sakit yun, yung talagang ano, no, 'di ba, hindi umuwi na buhay yung bata. Anyway, sana one time si Ruby makapagsama ka ng isang pasyente para ano natin sige po, istorya niya. Natin mag-invite. Mag-invite po tayo ng tsaka testimony niya. Ay, yung gagawing testimony. Laging welcome ang Heart Warrior Philippines dito sa ating programa. Magiging partner po tayo sa kanila para sa information and dissemination sa mga nagiging event nila, mga accomplishment, ano man yung support na kailangan nila. Welcome po kayo dito sa amin sa radio. Thank you. Oo, alam mo thank naman you, tayo eh. Alam, pagdating sa mga volunteer charity, nandyan tayo, no? Siyempre, kasama rin natin si ano dyan, Miss Tina Clemente. Yeah, medical ay, mission. Ay, lumamina. Oo, di ba? At saka thank you din po pala sa aming partner sponsor, si Eagles Club. Ayan. Ah, yes. Okada, the Fraterna. Si Okada. Si Okada Elite Eagles Club at si Okada Tarlac. Ayan. Mga active po. Kasi may anak din po ang governor. May anak din po siyang may sakit sa puso. Si so, ibig sabihin, Eagles doon sa lugar ng ano, ng... Saan siya? Saan ang Eagles na yan? Saan lugar? Si Okada Elite Eagles Club ay taga Muntinlupa. Ayan. Napa-opera niya rin yung anak niyang may sakit sa puso. Pwede mo natin siya i-invite as our testimony. Siya na lang siguro ang gawin nating... Tsaka siyempre si Founder, ha? Pag-pre na si Founder, ano? Pag-usapan natin yung mga experience nila. Para kasi... yung mga magulang na may ganyang kaso, ma-inspired sila, no? May pag-asa pa pala na madugtungan yung buhay ng kanila mga anak. Kasi, siyempre, yung iba hopeless, di nila alam na may ganyang mga tao na tumutulong. Hopeless na naghihintay na lang kung ano yung maging kapalaran ng bata, di ba? Tsaka yung magulang ate, nagkakaroon din ng mental, ano? Ayun. Mental na sakit. Kasi parang feeling nila nag-iisa sila, yung wala silang nakakausap. Kaya malaking bagay din yung magulang na atin kinakausap. Kasi minsan anxiety, nagkakaroon sila ng anxiety, depression, ganyan. Kaya kung alagaan natin yung may yung pasyente, alagaan din natin yung nag-aalaga. Oo, correct. At mahirap talaga yung sitwasyon ng nag-aalaga. Naranasan din natin yung ganyan, ano? Tulad oh, may heart warrior din pala si ating apo, ate, right? Meron ka ring apo na may sakit. Kaso yung, nasa heaven na. Nasa ayan. Heaven na siya. Umabot siya ng ilang taong bang namatay si Danica? 7 years old, umabot siya. Yung ganun din sa heart din. Pero siguro... yun na rin siguro yung kanyang buhay. Angel na siya sa heaven. Kung ano man yung maging kapalaran ng mga anak natin na maliliit pa, hindi inukol na masave, pasuggest na lang po natin kasi sometimes iniisip na rin natin na mas okay na kunin na maaga kaysa yung 7 years old na, no, di ba? Tsaka nawala. Di ba? Parang ang ano na noon, ano?
Okay. Kaya siguro na palapit sa iyo ate yung aming NGO kasi. Hindi lang baga, yan, ngayon meron akong apo rin pero sa pamangkin na parang 2 years old na siya, parang pinag-iisipan din ng magulang. Talagang nandiyan sila talaga rin sa paligid. Saka nasa puso na rin natin yan na talagang sumuporta. Anyway, Sis Ruby, ang iyong mensahe para sa ating mga nakikinig ngayon, sa lahat-lahat ng ating mga OFW, sundalo, at mga babayan natin na nakikinig sa iyo ngayon. Sige, go ahead. Yung iyong mensahe sa kanila. Sa lahat po ng mga supporters ng DWDD po ni Ate Tere Alpha, ayan, huwag po tayong magsawang tumulong as our charity, ayan, project. Kasi po, ang pagtulong ay nakakadugtong buhay. At the same time, kayo rin po, nakakatanggap ng biyaya. Kung ano man yung inyong tulong, may blessings po yan na darating kasi tayo ay voluntaryong nagbibigay ng saya sa mga may sakit sa puso. Nakakataba ng puso pag meron tayong natutulungan. Yes. Kaya masaya ang voluntaryong serbisyo po. Kahit walang sahod, ayan, basta yes. Po importante, tumulong po kayo sa mga NGO na alam nating yun ay legit NGO. Ayan. Tsaka yes. Kami po ay saludo sa inyong lahat ng mga sundalo dahil kayo po ang nagdo-donate ng dugo sa mga for surgery mga bata. Kaya huwag po tayo magsawa rin mag-donate ng dugo. Kasi kung wala po kayo, maraming buhay ang mawawala. Ayan. Kaya thank you so much po. Pakifollow yung aming page. Heartwire of the Philippines Inc. Ayan. Incorporated po. Ayan. Huwag po kayong magsawang tumulong sa mga batang may sakit sa puso. Ayan. Message lang po si Ate Terry po. Siyempre, palakpakan natin si Sister Ruby Laurentio Maha at ang kanyang partner, ano, very supportive. At saka natutuwa ako pag nakita ko si Sister Ruby na nagti-TikTok. Ibig sabihin, stress reliever po yan eh. Diba? Sabi ko, uy, natutuwa ako makita siya kasi dati talagang seryosong-seryosa siya. At saka marami rin siyang... nasubaybayan natin siya. Alam nyo, hindi mawawala minsan sa mga ganyang organisasyon. Yung mga pagsubok, kung gaano kakatatag. Dahil hindi natin maalis na minsan may mga taong iba, negative, mga ganyan. Opo. Talagang antapang ni Sis Ruby. Naharap niya yan. Sana dumami yes, pa ang lahi mo, ha? At saka, sa susunod, ha, magsama ka na either pasyente o si founder o sino man sa Heart Warrior na maraming gustong ibalita para makarating sa ating mga kababayan. Yan. At syempre, thank you so much, Sister Ruby. Thank you so much sa mga sponsor. Thank you kay Kapitana Cheche. Congrats sa'yo. Kay Kapitan Rocky Alpha ng Barangay Masambong. Kasi si Kapitana Cheche sa Barangay Samson, magkakabilang yan eh. Kita mo swerte ni Sister Ruby, nasa gitna siya ng parehong mabuting kapitan. Okay, thank you. At palakpakan muli natin. Goodbye sa'yo, Sis Ruby. Good luck and God bless. Bye-bye, ate. Yes. Thank you. Okay, ayan. Ang napakinggan po natin ay si Sister Ruby Laurentio Maha, ang president po ng Heart Warrior of the Philippines. Nakita niyo kung paano ang isang pangkaraniwang tao ay kayang gawin ang tumulong. Hindi basta-basta maliit na organisasyon ang Heart Warrior Philippines kasi napakarami na pong natulungan nito. Ako po mismo witness ng mga naging struggle ni Sister Ruby. Yung kanyang, kung paano from the member, ang bilis niyang maging president kasi nga nakita yung sipag niya, yung mga tinutulungan niya talaga mga bata, mismo nasa bahay niya. Ganyan po talaga yung sinasabi natin na ang voluntary charity na ginagawa natin o service ay nasa puso po yan. Hindi po kung nagbo-volunteer ay may mga gustong kapalit. Yan ang madalas na nangyayari. Naghihintay ng kapalit sa pag... Pero kay Sister Ruby at ang kanyang family at ang kanyang group and team officers of Heart Warriors of the Philippines, congrats sa inyong lahat. Sumasaludo po kami sa inyo katulad ng pagsuludo namin sa ating mga sundalo. Ayan, for Heart Warriors. Ayan, happy Valentine early. At siyempre po, ayan,
pansamantala na po tayong magpapaalam. Thank you so much po ang ating pong partner na si Miss Manny Magnet, the International Life Coach, ay wala po ngayon. Nasa nagpapacheck up po siya. At syempre, thank you so much muli sa ating technical side, ang ating mga giting na mga sundalo, mga kababaihan, kalalakian. Thank you so much sa ating mga boss sa CRS. Ayan, thank you so much. Ito po si Terry Alpha. Once again, maraming salamat po. God, good luck and God.